Mga boss, today magpapalit ako ng valve seal dito sa Tamaraw FX. Okay, so alam nyo meron na akong video sa pagpapalit ng valve seal noon sa Toyota 4K. So 5K engine naman to. Okay, so ang kaibahan nito, yung dating ginagamit ko na pangtanggal ng valves is yung improvised ko lang na valve spring compressor. Ito. So improvise ko to, ako lang yung gumawa nito. So makikita niyo dito sa dalawang video ko doon sa 4K na makina tsaka sa 4BC2 na makina, ito yung ginamit ko. Tapos ngayon ang kaibahan kasi ng video na to today, ang gagawin ko namang pagtatanggal ng valve spring is gamit itong nabili ko na valve spring compressor. So may nabibili talagang gantong klase, overhead valve spring compressor ang tawag dito. So yung trick nito is medyo naiiba dun sa isa, kasi ito talagang spring lang ang gagamit, ang i-compress natin. Doon kasi sa old style ko na valve spring compressor, ginagamitan ko pa nitong malaking stud na to ng cylinder head para mas ma-press yung spring. So nakapagpalit na ako kanina dun sa unang valve spring, so susunod ko na tong second valve spring. So tulad sa dating procedure ko guys, kailangan naka top dead center yung piston ng mga valves na tatanggalan natin ng valve spring para hindi mahulog yung valve sa loob. So kanina itinap dead center ko na tong piston number 1. So babangkasin ko na tong valve spring na number 2. Kailangan lang guys maisabit natin yung mga kamay ng compressor dun sa mismong spring bago natin higpitan. Yan. Yan, tapos dahan-dahan sisikipan na natin tong valve spring compressor. Yan, so makikita nyo nape-press ko na yung valve spring. Ayan, nako-compress na siya. Tapos nape-press ko na, ayan, lalabas na yung valve. Yung lock pala, itong lock. So, konti pa, kaya pa yung makompress. Tapos ang konting trick, medyo didiin na natin ng konti yung valve spring para makuha naman natin yung mga lock. Dalawa yung lock na yan guys, ha? Kaya kailangan medyo maingat. Kaya ang ginawa ko yan, nakikita nyo may basahan dito. Kasi para hindi malaglag yung lock dun sa loob ng makina. Kasi pag nalaglag yung lock sa loob, problema yan, magbabaklas na tayo ng cylinder head. Okay, so medyo nagpasawa yung isang lock. Ayaw magpatanggal. Yan, okay na. Yan. So isang lock medyo nakakapit dito sa spring. Ayan, natanggal ko na rin siya. Tapos ganito yung nagiging nangyayari guys, makikita nyo. Yung isang kamay ng valve spring compressor nakahawak doon sa spring, then yung isa doon naman sa kabila. So habang iniikot nyo to, nakakompress yung spring, so lumiliit ang tendency, lalabas na yung lock. So pag natanggal nyo yung lock, mahuhugot nyo na yung buong spring. So ito na ngayon yung valve. Tapos yung valve seal na kailangan nating palitan. Ayan. Ayan.
Tapos check nyo guys yung bag, yung pinagtanggalan ng valve seal, baka may naiwang residue ng lumang valve seal ha. Tapos itong bago, before installation, nilulubricate yan. Nilulubricate. Tapos guys, slightly tap lang yung valve seal para medyo lumapat siya doon sa valve. Sa valve guide. Ayan. Tapos same way, ibabalik na natin yung valve spring. So yung valve medyo iangat nyo. Kasi pag lumubog yan, medyo mahirap ikabit yung valve lock. So iangat nyo muna ng konti yung valve. Tapos kabit nyo ngayon yung valve spring. Ayan. So medyo tricky lang yung gagawin kasi kailangan medyo tutulak nyo ng konti yung valve spring eh. Ayan. So kapag naikabit na natin yung lock, pwede na nating luwagan ngayon yung compressor. Lalapat yan. Ayan. Tapos pwede na nating tanggalin yung mga paa ng compressor. So sa paggamit ko nito, medyo nakita ko na mas mabilis yung proseso. Mas madali. Although nung first time ko siyang ginamit, medyo nahirapan ako kasi hindi pa ako sanay. Pero may konting trick lang kasi talaga nagagawin. Kasi pagka nag-compress tong valve spring compressor, hinihila niya yung spring pataas instead na itinutulak niya yung spring pababa. So ang gagawin mo, para lumabas yung lock, ikaw mismo, pag na-compress na niya yung spring, itutulak mo na yung compressor pababa para ngayon naman mapalabas naman yung lock. Okay, so tapos na tayo with the replacement ng first two bulbs. So as we all know, running mate ng piston number 1 si piston number 4. So hindi na natin kailangan ikutin yung crankshaft natin kasi naka-top dead center na rin yung piston number 4 dyan. Ayan, so tulad nung kaninang procedure, kailangan guys masigurado nyo na naka-snap mo ng maigar, nakapasok yung compressor dun sa spring ha. Kasi pagka hindi yan nakapasok, tatalon yan. Na isang lock. Oops.
Ito isa malakpa. Ngayon sila sabi sa inyo guys ha, naka top dead center yan. Kaya yung bulb natin hindi yan mahuhulog kahit anong mangyari. Diba? Ito yung mag-tutorial ako, meron taho. Sponsor yan guys eh. Yan ang major sponsor ko. Kaya kayo guys, pag magpapagawa kayo sa akin, nang sasakyan nyo, tapos may dumaan na taho, ilibre nyo naman ako kahit minsan, ha? Kasi ito yung videos ko, ito yung may tutorial ako, talagang special mention yung taho na yan. Pre-advertisement yan. Tigas ang bulb seal. Medyo matigas nang tanggalin yung kanyang valve seal guys. Tapos ang hirap pa kasi medyo nasa dulo yung number 4 piston. Kaya medyo yung reach limitado rin. So kahit masira nyo na yung lumang bulb seal kasi papalitan nyo naman yan, okay lang. Yan. Tapos lagay na natin yung bagong bulb seal ulit. Lubricate muna. Then slightly tap ulit para lumapat. Slight tap lang naman. Okay. Bumaba. Yeah.
So tutuloy-tuloyin lang natin yan hanggang dito sa number 8 valve na to. Tapos pagkatapos nating mapalitan yung number 1 tsaka number 4 piston, mapalitan natin ang valve seals, kailangan muna natin ikutin yung crankshaft. So tapusin ko lang muna tong number 8 valve. Hi guys, so medyo nahirapan ako doon sa number 4 valve kasi medyo yung reach ko doon sa area niya medyo mahirap. Tapos nakaharang pa tong post na to, tong bolt na to. So okay, tapos na tayo sa 1 and 4, 2 and 3 naman tayo. So before we proceed sa pag tatanggal ng valve spring, kung nakatap dead center ang piston number 1 at piston number 4, ang piston number 2 at 3 naman guys is naka bottom dead center. So hindi natin pwedeng tanggalin ang valve spring niyan kasi pag tinanggal natin ang hindi naka top dead center yan, malalaglag yung valves niyan sa loob. So kailangan ko ikutin ngayon yung crankshaft pulley 180 degrees. Yan guys, so napihit ko na yung crankshaft pulley 180 degrees. So naka top dead center na yung number 2 and number 3 piston. So sa pulley guys, walang marking na makikita ko naka top dead center na yung piston number 2 tsaka number 3. So, ang ginagawa ko, diba yung piston number 1 tsaka number 4 may marking sa pulley yan kapag naka top dead center. So, nandito yan sa itaas. Nandito sa itaas yung marking na yon, yung kulay puti. Nilagyan ko yun ng marking kanina. Tapos, pinihit ko lang yung crankshaft hanggang yung kulay puting marking sa pulley na punta naman sa ilalim. So, 180 degrees na yon. Okay? So, ganun lang ang ginagawa ko para ma-make sure na naka-top dead center naman yung piston number 2 at 3. Masaway siya guys, hindi ko magagamit itong compressor na to dahil dito so medyo mahirap-hirap to, pwede ko sana tanggalin to eh.
Ayan guys, so napalitan na natin lahat ng valve seal natin. Okay, so wala tayong naging problema sa pagpapalit. Based on my experience, mas magandang gamitin to kaysa doon sa improvise ko. Medyo kailangan lang ng konting trick. Kasi nga kailangan yung medyo tulungan na itulak yung valve spring para naman lumabas yung valve tsaka yung lock. Okay, so maganda siyang gamitin. Kung wala namang problema yung makina nyo with the piston rings at alam nyo na valve seal lang yung problema, so ganun lang yung gagawin yung procedure. So last thing na lang, isi-slightly itatap tong mga valve na to para masigurong lumapat lahat ng spring dun sa may cylinder head. Tapos ibabalik na natin yung rocker arm, yung push rod, and then higpitan natin ng tama yung rocker arm. So may tamang higpit bawat rocker arm, bawat bolts ng rocker arm guys ha. Gagamitin natin yan ng torque wrench. So may video na ako kung paano higpitan yung rocker arms using torque wrench. So ganun lang guys ang pagpapalit ng valve seal using itong bago kong valve seal, valve spring compressor guys. So yung kung gusto niyo nga pala malaman kung sa ko to nabili, yung link ng kung sa ko to nabili ilalagay ko na lang doon sa may baba sa may description. Para kung interesado mo kayo bumili, yun na lang i-click yung link guys. Okay guys, so maraming salamat po ulit and kita-kita at tuloy. Kita-kita ulit tayo sa susunod kong video guys. Maraming salamat po.